atin pungtunghayan ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Halos hindi maganda ugaga si Jenny sa dami ng pinamili niya. Palibhasa ay kakakuha lamang niya ng kanyang mid-year bonus. Namili na siya ng mga grocery para sa kanilang bahay, mga bagong damit niya, at mga pasalubong sa kanyang mga magulang at kapatid. Kasama pa roon ang car vacuum na naka 50% off ang presyo. Sinadya niyang damihan ang pinamiling grocery. Katwira niya, iyon na naman ang huling beses na ipag-grocery niya ang kanyang pamilya. Ito ay bago siya bumukod kapag ikinasal na sila ni Mark sa darating na Linggo. Nangako naman siya sa kanyang magulang na hindi roon hihinto ang kanyang pagtulong sa mga gastusin. Mag-aabot-abot pa rin naman daw siya. Dahil sa dami ng bitbit ay napipilitan siyang huminto sa paglalakad kapag nakakaramdam ng pananakit ng braso. At kapag nakapagpahinga na ay muli siyang maglalakad na dala ang mga iyon. Iyon na ata ang tinatawag na shop till you drop. Ipinangako niya sa sarili na hindi na mauulit iyon. Kung bakit naman kasi naisipan niyang mamili ng ganoon karami. Gayong hindi naman niya kasama si Mark. Sigurado namang hindi pa rin agad kailangan ng lahat ng iyon. Pwede pa sanang unti-untiin na lang niya ang pamimili noon. O mas maganda sana kung ipinagpabukas na lang niya. Tutal naman ay naipangako ni Mark na sasamahan siya nito kinabukasan. At kakase, ayan tuloy ang napala mo. Hey, you seem to have your hands full. Puna ng lalaking hindi niya inaasahang makasalubong. Pero hindi tulad ng una nilang pagkikita, natuto na siya. Ayaw na niyang ulitin ang naging pagkakamali niya noon. Miko? Tanong niya rito para makasiguro. Tumango naman ito. Napagtanto niyang magkamukha talaga si Miko at ang kanyang nobyo. Ang kaibahan lang na lagi niyang ginagawang tanda ay ang taste ng mga ito sa pananamit. Si Mike kasi ay laging formal ang suot. Kung lalabas sila para mag-date ay palaging naka-slacks at t-shirt ito na mayroong kuwelyo. Si Miko naman ay may pagkarag ang dating. Kung hindi ito naka-jeans ay naka-walking shorts ito. Paiba-iba rin ang hilig nito sa pangitaas. Kadalasan ay t-shirt lamang iyon na may iba't ibang naka-imprenta. Ang isa pang palatandaan niya ay kapag narinig na niyang magsalita si Miko. Slang pa rin kasi itong magtagalog. Dala na rin marahil ng mahabang panahong pananatili nito sa Amerika. Parang pinagbiyak na bunga ang mga ito. Naalala tuloy niya ang unang pagkikita nila. Kung paano niya hinalikan ito sa mga labi sa pag-aakalang ito si Mark. Sa tuwing nakikita tuloy niya si Miko ay hindi niya maalis ang pagkailang dahil sa kanilang first encounter. What are you doing here? Nagtatakang tanong niya. May kalayuan kasi ang Robinson's Place Manila sa bahay ni Mike sa Paseo de Magallanes kung saan tumitigil si Miko. Ha? Eto namamasyal, I must admit, marami na nga nagbago rito sa Pilipinas since the last time I was here. Ang totoo nga, kakagaling ko lang sa Intramuros. Na-curious kasi ako sa Wow Philippines na advertisement na nakita ko sa dyaryo kahapon. Besides, boring naman sa bahay kung wala si Mike. Ikaw, what are you doing here? From what I heard, sa Pasig ka pa umuwi at sa bandang Ortigas naman ang opisina mo. Ah, may 3-day seminar kasi kami riyan sa Land Bank Building. Naisip ko ay total malapit naman ito ay bakit hindi ko nalang puntahan. Dito na din ako namili bago umuwi. Ah, teka nga tulungan na kita diyan sa mga daladala mo. Kinuha nito ang mga bag na dala niya. Mabigat siya ah. San ka ba pupunta? Parang end of the world na itong mga dala mo ah. Biro nito.
Hindi, para yan sa mga tao sa bahay. Grocery ni na mami. Saan ba ito dadalhin? Sa kotse mo ba o may iba ka pang balak puntahan? Tanong nito. Sa kotse na? Ano ako? May balak pandagdagan yan? Biro niya. Saan ka ba nakapark? Doon. Inginuso niya ang direksyon na kinaroroonan ng sasakyan niya. Natawa naman ito. Bakit? Ha? Alam mo ba? I haven't seen that in a long time. They don't do that in States. Doon ko nga lang nalaman na tayo mga Pinoy lang pala ang gumagawa niyan. Ha? What? Pointing directions with the mouth. I did that once while I was there. Pinuna agad ako ng mga kaibigan kong puti na naroon. Ang sabi nila, why do you do that? I ask, do what? And they said, that thing with your mouth. It works alright but it's kind of weird. Talaga? Oo, hindi ko nga lang sigurado kung ginagawa rin niya na ibang Asyano. Sabi nito habang patuloy sila sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng kotse niya. Maybe they do. Nakapanood ako ng ilang Jackie Chan films. He does it all the time. But that's when his arms are usually bound by ropes. O kaya ay kapag may mga kalabang humahawak sa mga kamay niya. Sabi pa nito, mukhang mahilig ka ring manood ng Jackie Chan films ah, puna niya. All of them. I never miss any of his movies. Really? Mahilig din ako manood ng mga movies niya. Natutuwa kasi ako sa mga stunts niya. And also, kung paano niya ginagawang armas yung mga gamit sa paligid niya. Yung mga silya, lamesa, tuwalya, natatawang lahat niya. Eh di kapag nagde-date kayo ng kapatid ko, malamang na Jackie Chan movie yung pinapanood nyo? Alin? Ah, hindi. Mark doesn't like watching Jackie Chan movies. Minsan nga, sinisita na niya ako. Para daw akong bata, we usually end up watching love story. Hindi ba iyon naman talaga ang hilig ni Mark? Mga temang Sleepless in Seattle or Made in Manhattan. Ganon. Wait, parang baliktad yata ah. Nakangiting po na nito. Sinabi mo pa, with us, it's the other way around. Ako ang mahilig sa action, siya ang mahilig sa kilig movies. Ikaw, what movies do you go for? Action din. Inaantok ako pag wala akong nakikitang dugo. Ang brutal naman? Hindi, joke lang. But no. I'd prefer action or adventure genre. Katulad nga na nabanggit ko kanina, I also like watching Jackie Chan movies. Sandali, ano nga palang paborito mong movie? Baka kako magkapareho pa tayo. Gorgeous, agad na sagot niya. Thanks. Sinabayan nito ng ngiti iyon. No, that wasn't a compliment for you. Iyon ang title ng pelikula. Natatawang pagkaklaro niya rito. Ah, oo, iyon nga ang naisip ko. Talaga lang ha? Gorgeous? I'm not familiar. Ayaw mo nung Shanghai noon? O kaya The Tuxedo? Rush Hour kaya? No. Okay lang pero hindi ko masyadong type yung mga bago niya. I prefer the kind of movies he used to do before he made it in Hollywood. Mas magaganda kasi, di ba? Come to think of it, I have to agree with you on that. Ikaw, tell me your favorite Jackie Chan movie. Drunken Master. Proud namang sagot nito. Wow, antindi mo. Cult classic na yata yun ah, tudyo niya. Oo nga. The last time I saw it, nandito pa ako sa Pilipinas. Sa Channel 13 pa. Nakangisi pang sabi nito. Bakit nga pala hindi mo siya kasama? Biglang usisa nito. Si Drunken Master? Biro niya. Hindi. Si Mark syempre sino pa? Aba malay ko. Ikaw kasi. Kung magtanong ka bigla-bigla na malayo naman dun sa pinag-uusapan natin kanina. Nalito tuloy ako. Masarap makipagkulitan dito. He has work. Your father has this very sensational case and Mike is helping him out. Hindi ka pa ba nakakadaan sa law office?
Ah, hindi pa. Pagkatapos nito ay pinag-usapan naman nila ang mga love story na gusto ni Mark. Nang biglang natahimik si Miko. Nang sulyapan niya ito ay para itong may malalim na iniisip. Bigla tuloy niyang naalala ang ikinuwento ni Mark sa kanya. Partikular ang dahilan ng pagpunta ni Miko sa Amerika. Hanggang ngayon ba iniisip pa rin ito si Lijah? So here we are. Sambit niya nang marating ang kotseng nakaparada. Binuksan niya ang trunk niyon. Inilagay naman ni Miko ang mga bag na pinamili niya. Salamat ha. Baling niya rito nang maisara ang trunk. Wala yon. What's your brother-in-law for? Hindi niya napigilang matawa sa sinabi nito. Nagmamadali ka ba? Biglang tanong ni Miko. Why? Ganting tanong niya. Hindi ba sa Pasig ka pa? Saang banda nga ng Pasig ka nauwi? Traffic eh. You'd be late for dinner kung doon ka pakakain sa bahay nyo. Why don't you join me? Mas masarap kasing kumain kapag may kasalo ka. Unlike kapag nag-iisa ka. Katwira ni Miko. Sure. Nginitian niya ito. San tayo? Muli silang naglakad papasok sa mall. Pareho silang na-curious nang makita ang Taste Buds Restaurant sa second floor ng mall. At napagdesisyon na nila na subukan ng pagkain doon. Mag-aalas 7 na ng gabi kaya naman inabutan na nilang nagpe-perform doon ng Passage Band. Funny. Sambit niya na makapasok sila sa restaurant at abutang tumutugtog ang banda. What? Anong meron? Tanong nito. They're playing our song. Our song? Kumunot ang noon nito. Of course not. I mean, my song with Mark. You're so silly. Papaano naman tayo magkakaroon ng our song? Natatawa ang sabi niya. Malay mo makalusot. Sabi naman ni Miko. Heh, ikaw talaga puro kabiro. Sita niya. Mabilis naman silang nakakuha ng bakanting mesa. Nang kapwa makaupo sila pareho ay tinawag nito ang waiter. Ano bang masarap dito? Baling nito sa kanya habang binabasa ang menu. Ha? Eh pareho lang tayo nga ngayon nakakain dito eh. Pero in fairness, maganda ang ambience. Oo nga eh. Sino ba kasi ang umorder ng ambience? Biro uli nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. What will you be having? Tanong uli nito nang makabawi. Bahala ka na. Kung ano rin yung kakainin mo. At least, di ba, kung hindi masarap, pareho nating matitikman. Kung may lason, parehong bubula ang bibig natin. At kung makachamba ka naman at masarap, at least pareho tayong natuwa. Walang nakalamang. Chamba? Eh wala akong swerte sa katawan. Hindi siya nakakibo sa sagot na iyon. Paano mo naman nasabi? Ang alin? Na wala kang swerte sa katawan? I'm sure lahat ng tao mayroon. Hindi ko dama eh. Hindi ka ba masaya sa mga na-achieve mo? I'm sure. A lot of people would be begging to be in your shoes. From what Mike told me, mayroon ka namang negosyo sa States. And the way I see it, successful naman iyon, hindi ba? Well, yeah. What else could you want? Someone to share it with. Mabilis na sagot nito. Nag-iwas siya ng tingin dito. You have a wonderful family. Nariyan naman si Mark, ang parents mo. Nagkausap na ba kayo? Nagkausap na ba kami? So alam mo pala na hindi kami okay. Sakalang niya na-realize na nadulas na pala ang dila niya. I'm sorry. It's alright. I guess, nasabi na rin sa iyo ng kapatid ko kung bakit. Tumango lamang siya. It's no big deal. Paniniyak nito sa kanya. You're bound to know sooner or later anyway. You're going to be a family soon, hindi ba? I guess. Anong nagustuhan mo sa kapatid ko? Tanong nito. Napaka-charming niya. Responsible din. Masyado lang seryoso minsan. Tahimik madalas pero thoughtful and sweet. Sagot niya. Oo nga, si Mark nga iyon. Ikaw, wala ka bang naiwan sa States?
Tanong niya nang muling makuhang magsalita. Bakit mo naman natanong? Kanina kasi nung nasa kotse tayo, ang sabi mo pangit kumain ng mag-isa. I presumed na baka kako hindi ka lang sanay. That maybe back there, you always have this constant companion. Mayroon, if you count Stephanie. Stephanie, yung aso ko. I had to ask my neighbor to take care of her while I'm away. Stephanie. Nice name for a dog. Anong breed? Basset Hound yun. Talaga, ang ganda niya siguro. Ako, mahilig din ako sa aso. May alaga ka rin? 5 ang aso namin sa bahay, no? May halong pagmamalaki ang tinig niya. 5? Ang dami naman ata. Anong breed? Sinasampid, ampon, sabit, extra at singit. Nice name for dogs. Sabi nito na ikinatawa niya. So, bukod sa aso, wala na talaga? Wala nga eh. I guess, you just haven't found the woman you're supposed to fall in love with. But I'm pretty sure, makikita mo rin siya at makikilala. But I already have. Really? Nabuhayan siya ng loob sa sagot nito. What happened? Hindi kami pwede eh. Si Lydia ba ang tinutukoy nito? Naglaro sa utak niya ang pangalang iyon. Why so? She's already taken.